Meron pong live na panayam si Jessica Soho sa mga sandaling ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Puntahan na po natin si Jessica at si Presidente Duterte sa Rizal Hall. Live po ito, dyan sa Malacañang. Jessica. Magandang gabi ho, 24 oras viewers. Live pa rin ho tayo dito sa Rizal Hall sa Palasyo po ng Malacañang para sa ating one-on-one interview kay President Rodrigo Duterte. President Duterte, tanungin ko huli kayo dun sa martial law. Kasi nung Paskong Pasko, may mga nag-react ho na bakit pinag-uusapan yung martial law. Even the Vice President herself, nag-express ho ng concern. Talaga ho bang napapasok sa isip nyo yung possibility to declare martial law? Hindi ako nag-umpisa ng martial law. Mm-hmm. Hindi ako nagsasalita dito doon. Hindi na kita nakita ilang taon na. Oh, martial law, sila lang man yan. Tapos ipasa sa akin. But you said na you're open to amending the constitution. Yes, because it will para mas madali mag-declare ng martial law ang presidente. It will lead to the downfall of the country. Mm-hmm. So hindi ho kayo magde-declare ng martial law. Ako, mm-hmm. Hindi ko kailangan. Mm-hmm. Ever. Ever. Hindi kayo magde-declare. I will just run the country as lawless violence. Mm-hmm. So what do I need? I do not have to, you know, belabor the point. Mm-hmm. Or punish the people just because they're criminals. So why should I do it? Mm-hmm. As long as I die, sabi ko sa military, no? Mm-hmm. Do not develop a loyalty to me. Develop your loyalties to your constitution. Okay. I do not need it. Natanong ko na ho ito sa inyo kanina, yung kung credible ba sa palagay ninyo itong lumalabas yung balita na may nagbabalak na tanggalin kayo. May blueprint daw, may plot. See, and it allegedly involves the former ambassador ng America sa Pilipinas. Well, if you say the ambassador of the United States, it is not really the ambassador of the United States. Mm-hmm. It's America. Mm-hmm. Because that ambassador would not move. Alam mo, lahat ng ambassadors, Jessica, or is the US, majority of them, lalo na sa Amerika, their ambassadors are at the same time CIA, ano yan sila, connected. Mm-hmm. Mm-hmm. The report to the CIA and the report, puro CIA, bata ng CIA yan. So you're convinced na ang Amerika ay gusto kayong tanggalin? Wala din, naman. Ba? Ako, sabi ko nga, if you're asking me, America, if I'm happy with the presidency, I will give you this answer. I do not need it at the time of my life. Mm-hmm. So, wag mo takot-takotin ako ng kudita. Mm-hmm. Sabi ko, I do not need, but kung tanong ko kasi kayo, ang predicate is, are you extremely, inordinately, excessively happy being the president of the Republic of the Philippines? I will answer you. Are you? No. I will answer you. I do not need this position at this time of my life. So, ang ano lang naman dyan, ang military, pati police. If you think that you can do better, or if you can solve the problem faster, be my guest. Mm-hmm. And I will be the one to swear you down. I, members of the junta, will run this country back and forth. Bahala kayo dyan. Mm-hmm. Mr. President, 6 months po yung pinangako nyo nung kampanya na matatapos itong problema natin sa droga. And then you asked for an extension nung September, kung hindi ho ako nagkakamali. Mga nagtatanong ho kasi, hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino nga kayo? Kami sa media, mga tao. Yun babaunin mo ito. Ano ito po? Explain ho natin sa ating mga viewers. This is the drug industry of the Philippines. Hindi ko ito kaya. Puro pangalan yan. Police, kasama mga generals, mayors, governors, may mga congressman dalawa isa dito, pati barangay captains. Ito. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Mm-hmm. Kita mo? Nung Pasko, sabi niyo. Ganun ka, bigat yan. Nung Pasko, binasa niyo ho raw yan? Hindi, pinakita. Hindi. I will not allow anybody. Mm-hmm. Binigyan ko kopya. Tanungin mo bukas, mm-hmm. si Speaker, pati si Senate President. At alam mo, gusto mo malaman ang sinabi ko sa kanila? Ano ho?
Speaker, Senate President, maski ubigyan niya ako ng karta blanca, patayin tulad, hindi ko kaya. Maubusan ako ng bala, pati panahon baka mauna pa. Ilan ho ba nasa listahan, Mr. President? That's about 6,000. 6,000? Policemen, barangay captains, municipal mayor. Bukod pa ho ito dun sa mga niname nyo na previously. Tapos na yun. Mm-hmm. Pero nandyan yung iba. So are we winning the war on drugs, Mr. President, or are we... You count the X. Mm-hmm. Tingin mo, good record? Maraming X. Oo. Itong general, buhay pa, pero yung iba, yung X. So how many more months, sorry to kulitin ko kayo dito, how many Until more months... Until the last pusher is out of the streets. Until the last drug lord is killed, mm-hmm. I will solve that problem to the very last day of my term. Mm-hmm. Kanina ho natanong ko na ho kayo dun sa mga nagpasko na namatayan ho ng mga mahal sa buhay dahil sa droga. Yung mga namatay dahil sabi ho ng pulis na laban, pero sabi nila user lang yan, biktima rin ng droga, hindi yan pusher. Bakit ba pinatay pa, sumurrender na, pinatay? May gusto ho ba kayong sabihin sa mga kamag-anak nila? Well, I am sorry that there is a something which we cannot agree on. But yung iba naman, yung talagang lumaban sa police, I'm sorry for them. Wala talaga ako magawa, trabaho lang po. And because I cannot be there all the time, hindi ko ma-supervise kung kailang inkwentro ito na matamaan o hindi. And I cannot control the criminal minds. Pero ako as tatay, bantay kayo. This is my personal opinion. Tatay ko, apo ko na babae o anak ko ni rape tapos pinatay ng druga. Bantay ka sa akin. Huwag ka. Yung human rights, hindi na makatulong sa iyo yan. Bago ho ang presidente ng Amerika by January, may patutunguhan ho ba ang direksyon, ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas given yung mga pronouncements niyo ho against the United States? Yes, recently. And that is the reason na nag-ano lang ako. Kasi because Obama is different from Trump. Mm-hmm. Yan ang problema ng Amerika. Dalawang mukha eh. Dalawa ang mukha na, tignan mo si Obama. Ganon, human rights. Tapos nandito si Trump, tinawagan ko. Yes, Mr. President, I've heard about you. Mm-hmm. Dito sabihin ko, kikinig mo, you're doing a great job. Mm-hmm. Do it. This drug problem is also my country. You know, that border there, and they say that you have the same mouth. Mr. President, you use English, I use dialect, but almost the same. Sabi niya ho, pareho kayo ng buwangan. Uh-huh. Recorded, uh-huh. Padala mo sa kanya. Uh-huh. Tapos, recorded yung dito, I don't know if they recorded it. So, good vibes ho kayo ni President-elect Trump. So, that augurs very well for the relations between our two countries? Alam mo kasi, ang Amerika, kagaya na minsan nilitin, Obama, misplaced na, huwag sana silang pumasok dyan sa politika. Uh-huh. Hindi nila kaya marunong i-balance yung sentimento. That when it calls for an outrage, talagang outrage ko, pakita mo sa tao at gawin mo talaga. Nagganito yung kayo, pantay kayo sa akin at gawin mo. But when it calls for compassion, ang Amerika, baski may kasalanan, kita mo yung mga rapists doon, after 2 years nire-release, mm-hmm. only to kidnap a child and bring her to a forest, then rape her and kill her. Balik na naman sa mga serial killers. Mm-hmm. Ganon ka sira ang, you know why? Because of its multicultural. Speaking of relations, Mr. President, kamusta ho ang relasyon nyo with the Vice President after her resignation from your cabinet? Are you on good terms pa rin? Wala mo kaming relasyon. Hindi, are you on good terms pa rin? Working relations? Oo. Personal ganito lang relations. Kasi yan eh. Mm-hmm. Noon may sectors in the society. Of course, this is a democracy. We want everybody to work because we are paid. Kaya sayang nga naman yung isang vice presidente kung walang trabaho. Mm-hmm. That's the rationale. Remember that we are paid by the pocket of the people. Mm-hmm. Ako naman na magandang loob kasi sabi ko, bigyan natin ng trabaho.
Mm-hmm. Ngayon, sabi ko, ma'am, you might want to join government. So, dito na ka na lang. Yung settlement ka kasi marami. Pero she was not getting the right cooperation. Pero alam mo kasi... So okay ganito, mo kayo? Hindi, ganito. Mm-hmm. Yeah, ma'am. Kinuha ko siya. So we greet each other na pati yung tuhod niya, sinabi ko, mm-hmm. hindi ka na namuluhod kasi biyuda nga. Akala ko nagsisimba. Nanay ko kasi 2 years nagsisimba, gumaganon dyan sa simbahan. Yung naglalakad ng mm-hmm. practice ng Katoliko. Yeah, you kneel all the way to the altar. Sis Maria Josep, nagturo niya, huwag kayong magniwala niya. Turo ng kalukuhan ng gano'n. Pero gano'n, ang relasyon namin maganda. Ang problema si Lenny, nakikita ko sa... Hindi ko masabi, huwag kay ipa-out kita. Makikita ko sa rally. Kilala mo ako. Di ba? Aus Duterte. Nagsasabayan sila. Ikaw alam mo na ang left, Duterte talaga yan. Noon pa yan. So, yun ang hindi nyo nagustuhan, kaya hindi nyo pina-attend ng cabinet. Pakinggan mo muna ako, ma'am. Tapos, ito ngayon, nagsasahalo sila ng yellow. Okay. Ang yellow sa Bisaya, pati Tagalog, ice. Matagal lang natunaw yan. Mm-hmm. Nandyan sila, Aus Duterte, nagsasabay sila sa mga, yung left. Yung mga left, nag-iinsulto talaga. Aus Duterte, pero wala yan. Puro Duterte yan, kasi sa Bukid, magpunta ka Bicol, ngayon. Sinong presidente? Yung Duterte. Mm-hmm. Ngayon, nakikita ko siya. Ngayon, kinabukasan, one week after, mag-cabinet meeting kami. Mm-hmm. So we face each other. I'm always courteous to everybody. I say, ma'am, magandang umaga po. Don't you think that it's an incongruity? Mm-hmm. Okay. Kasarap kita. You owe my appointment from me. Then nakikita kita demanding for my ouster. Then you face me again tomorrow. Mukha atang medyo may nakita ka. May nakita ka, wala. Na, is it incongruity or is it awkwardness? Awkwardness. Mr. President, Pasko naman, tsaka mag-New Year. Pwede ho bang tanungin, how's your family? Magkakaroon ho kayo ng, they're good. Bagong apo, yeah, kay Sara. Mm-hmm. At tsaka hindi naman ako nag-ano. Dalawang pamilya ko. So, okay ang dalawang pamilya ko. Bakit ako lang ba may dalawang pamilya? Mm-hmm. Baka may gusto po kayo. Ang sabi ko, okay sila. And through me, you'd like to greet the nation, yes. Including my grandchildren. A very Merry Christmas. And New Year is coming in very fast in a few hours. Mm-hmm. Oras na lang natin. I hope that the nation will really prosper. Hindi na I do not need your appreciation. You need not need really yung you crucify me with bunga. Forget it. You will not change anything for me. Because I am what I am. And you are you. At ganun tayo. But still, I'm your president, and I won. So I have to be civil to everybody, except for the criminal. I will say to you, Merry Christmas, Happy New Year. And I said, in a few hours, we all pray. Maski saglit lang, 2 seconds, Diyos, upo, huwag mo naman kaming kalimutan sa mundong ito. We're trying to make good. We're pretty hard up, but we're trying to fix the economy. At kayo namang mga masasama, if you really want the killing stop, all you have to do is just stop drugs. And tomorrow, it will be heaven for all of us. But if you continue with this, I cannot stop it because if I stop, I place in peril and jeopardy my country and the next generation. Yan ang listahan. Yan ang utang ilang yan. Sinipa po ng presidente yung listahan. But on that note, Mr. President, that's a vintage digong. Maraming salamat po sa inyo sa oras po na binigay nyo sa amin. Thank you po. Happy New Year po sa inyo. Thank you po. Balik po sa inyo sa studio. Mike, Vicky? Maraming salamat, Jessica.